Alright. So, marahil mga kawanabis, nagtataka kayo bakit hindi na ako bumabiyahe ng Lala Move. Hindi sa ayokong bumayahe pa kay Lala Move, hindi sa tinatamad ako. Kaya lang, lately kasi na-realize ko na... So yun, what's up sa inyo mga kawanabis? Samahan nyo na naman kami sa panibagong adventure natin. Siyempre kasama natin ang Zero1 Moto Big Bike Club. And hindi lang to basta-basta rides mga kawanabis. Sobrang layo na pupuntahan natin sa Gata. Kasama natin si Boss Arch, Kapwet, Yogi, yan, Aga Moto Vlog. So ito yung mga pamimigay natin sa Sagado. V-Lane Pipe, G-Star Horn. Tapos meron din tayo dito V-Lane Tail Bag version 2. Siyempre, meron din tayong dalang Race Power Shock Absorber. Ito yung tinatawag na Ride with a Purpose. Where we going? So Kimchi Moto Subscribe. Where we going? Sagada. Sagada? Nakita ko sa mapa, malapit lang eh. Sa Google Map. Ganito lang oh. Zoom out mo, ganyan na lang. Lapit nga. Oo. 12 hours of travel time yung bubutuhin natin. Mag-start kami ngayon, alas 10 ng gabi, Tuesday night. So, ano mga kawanabis, tara na! Alright, so yun mga kawanabis, take off na kami. Oras na para mag-move on. Charot. Alright, let's go! Woohoo! Anyway, bago lahat, what's up sa iyo mga kawanabis? How's she doing? I hope everyone is doing good, doing great. Well, sa ano to, samahan na naman kami mag-adventure. Marami tayong ipamimigay sa mga lokal ng Cordillera. So, as of now, dito tayo ngayon sa NLEX Marilao. At ang tama ng panahon, kaya tamang-tama itong sagada namin mga kawanabis. Kanina na, kinausap ko na yung mga kasama ko. Sabi ko, chill-chill lang yung ride namin. Kasi hindi ako makakasabay sa kanila, itong motor natin, hindi siya pang mabilisan. Kumpleto tayo ng safety gears mga kawanabis, from top to bottom. Nitro gears! Woohoo! So first time natin gagamitin si Dream. Si Dream, yung pangalan nga pala ng big bike natin mga kawanabis, Benelli TRK502. First time natin siyang gagamitin sa long rides. So ngayon lang natin siya ilalabas sa vlog natin. And first time ko rin mga kawanabis na makakarating ng Sagada. Kasi karaniwan hanggang Baguio lang ako. And nag-alat nga pala tayo dito ng 5,000 pesos na budget. Gas, toll, saka pagkain. So sana magkasya. Kasi yun ang in-advise sa akin ni Boss Arch. 5,000 lang, sapat na. Okay. Anyway, 2 days, 2 nights nga pala tayo sa Sagada. Let's go! Alright, so update lang mga kawanabis. Wala na tayo sa expressway. So nagbabayan-bayan na tayo mga kawanabis. So from full tank, nabawasan tayo ng 2 bar. Dilim dito ha. Siguro maraming ano dito. Bukyaw! Madilim eh. Stuck pa lang yung ilaw natin mga kawanabis. Hindi pa tayo nakakapagpalagay ng mga additional na ilaw. Where are we? Oh please naman, pakitanggap mo na lang ang katotohanan na ganyan ka pinanganak. Yan, makikita na natin kung nasan tayo. Okay, diretso Isabela, tapos Banawe. Punta na tayong Banawe. Banawe, Quezon City, charot. Pagas muna kami mga kawanabis. Boss, malapit, ilang oras pa tayo boss? Malayo pa no? Oh, 5 oras pa. 5, okay. Break, boss? Break. Okay. Break. May mga inaantok. Break. Sobrang bigat ng motor na to. Lalo pag na-full tank to, sobrang bigat. Stop over muna kami dito sa... Ano to? San Jose? Nueva Ecija? Petron. Well, may ano? May balon, no? Malalim. Lalim! Tawa, baba ka. Nakit ako? Oo! Ang malaglag ako. Hindi, may lubid naman. Tinan mo. Kaya ka namin na rin dyan, eh. Kaya ka namin kunin dyan, sige lang. Takot. Hey, sige, kaya mo yan. Uy, si Julio nahulog. Nahulog. Julio. Ay, si Julio. Uy, Julio nahulog. Sabihin lang. Uy, bago na pala. Daming bariya nito kanina kinuha. Ang dami mong upos na nakuha. Oo nga. Ay, si Julio, nahulog. Look. Bago lang pala to eh. Traps lang. Gear up. Let's go! Alright, so mga kawanabis, pakit na kami ng Banawe. Alright, let's go!
kasama tayong pulis. Ayun oh. Nagwawangwang eh. Ayun oh. Pagdating dito sa Nueva Ecija, naging pulis eh. Pulis yarn. Alright, tumakawa na bis. Ayan, inabuti na tayo ng liwanag. Good morning. So, dito pala tayo sa Melly's Restaurant. No, dito tayo kumain ng ano, breakfast. Tapos, natuwa kami kay Aling Melly kasi binigyan niya kami discount. Tapos nakipagkulitan din siya sa amin. Kaya, bibigyan namin ng V-Lane t-shirt. Melly! Merry Christmas! Wow! Thank you, Aling Melly! Alright, so yung mga kawanabis, bakit na kami ng Banawe? Time check is 6:30 in the morning. So inabot na kami ng liwanag, mga kawanabis. So sabi ni Boss Arch, mga 50 minutes pa bago tayo makarating doon. So ano ba yung makikita natin doon? Siyempre, yung Banawe Rice Terraces. First time ko makikita ito, mga kawanabis, kaya sobrang excited din ako. Alright, so let's go! Alright, so yun mga kawanabis, nag-stop over muna kami dito. Kumain naman kayo dyan! Hey! Woo! Ganda dito. Ang tataas ng mga bundok. Picture-picture pa sila dito, mga kawanabis eh. Ayun sila. Let's go! Ganda ng ilog dito, mga kawanabis. Oh, ang laki. Saka mukhang malinis. Lamig, no? Mukhang malamig talaga ito, ure. Galing sa bundok lahat. Kapwet, panalo? 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 Parang pilwin eh, no? Parang pilwin. So, andito pa lang tayo mga kawanabis sa Lagawe, Ifugao Province. So, doon sa taas, doon natin makikita yung Banawe Rice Terraces. Tara, habulin natin sila, Boss Arch. Alright, welcome to Banawe! Let's go! Ano? Alright, so mamimigay kami ngayon ng t-shirt. Bila yung t-shirt. At kumukuha si boss. Let's go. Content ko ito eh. So ito yung pangako ko sa biyahe ito. Every time yes. Mag-enjoy ako, dapat sa paligid ko may mag-enjoy. May mag-enjoy din. Mag-iwan tayo ng ala-ala boss. No? Oh. Content ko ito eh. Mag-iwan na nga ako ng content. Mag-iwan na nga ako. Papasok ka pala. Ito na lang uniform mo. Anong grade mo na? Anong grade? 7? Ito kuya. Ba't ka nag-aaral? Boy, ka yung liberal ka na. Yun na, yun na. Yun na, yun na. Yun na, search mo sa Facebook yung bilay. Yes. Mo, mag-selfie ka, tapos tag mo. Tag mo yung bilay. Yun o. Alright. Alright. Let's go, Banawe! Kaya ano pong pangalan yun? Mas madami yun. Ronnie! Ronnie! Tapos kuya, meron Race ng Power! I-search mo to sa Facebook, yung pangalan na yan. Tapos mag-picture ka, itag mo. Pag natag mo yan, may darating pa sa imprenda. Yun! So, kuya, maraming salamat. Kapakaganda ng lugar. Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you. Okay, punta tayo sa view deck! Let's go! Alright, sa mga kawanabis, saan na natin makikita nyo yung Banawe Rice Terraces? Medyo natatapak kasi na ibang bahay, pero ito, tanaw na rito. Ang ganda! 8 Wonders of the World! Madami pala siya, mga kawanabis. So akala ko dati isang location lang siya, pero hindi, paikot pala siya. So yung mga nakikita natin sa postcard, nung elementary tayo, part lang yun ng Banawe Rice Terraces. Pero marami siya. Woo! Ganda! Sobrang nakakamanga, hindi mo alam kung paano ito ginawa. Tao lang ang gumawa niyan, mga kawanabis. How it sways in the sun. Keeping our stories in its motion.
lies the truth about us. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know it all. All right. So, marahil mga kawanabis, nagtataka kayo bakit hindi na ako bumabiyahe ng Lala Move. Hindi sa ayokong bumayahe pa kay Lala Move, hindi sa tinatamad ako. Hindi sa ayoko nang bumayahe kay Lala Move. Kaya lang, lately kasi na-realize ko na buong vlog natin, buong journey natin sa pagiging content creator, pagiging vlogger, is umiikot lang sa pagiging Lala Move writer. And ngayon, gusto kong explore naman yung mga bagay na magpapasaya sa atin, no? Mga bagay na gusto kong mapuntahan, kagaya na lang nito, no? Pero soon mga kawanabis, after this, babalik na rin tayo sa mga Lala Move content natin. Sa ngayon, gusto ko muna enjoyin hanggat kaya pa natin, hanggat kaya pa natin bumiyahe ng malalayo. So, sana suportahan nyo pa rin yung vlog natin, yung channel natin. Kahit for the meantime is travel vlog yung content natin. And ayun, nagpapasalamat ako sa mga followers ko, subscribers ko na walang sawang sumusuporta. Sa mga hindi bumibitaw, no, kahit iba yung content natin ngayon. So mga kawanabis, maraming maraming salamat sa inyo. And kita-kits ulit tayo sa biyahe soon. Alright, so ayun mga kawanabis, nag-take off na kami and papunta na tayo ngayon sa tutuluyan namin. Medyo malayo-layo yun, 2 oras na biyahe. Siyempre walang iba, kung dadaan ka ng Banawe, akit ka ng Sagada. So tara mga kawanabis, samahan nyo kami, let's go! Alright, so mga kawanabis, bumalik ulit kami. Si Sir Jules, naiwan dito. Buti na lang meron tayong Kobe tire sealant and inflator. Basta sa Kobe, wala kang worry. May kontrata ka ba dyan? Wala boss. Kobe tire sealant and inflator. Basta sa Kobe, wala kang worry. Okay. Captain Kobe! Kayang-kaya ng Kobe yan. May kontrata ka ba? Wala boss eh. Bangka ka ng bangka, wala pala. Dahil si Kobe, wala tayong kontrata. Madali lang ito gamitin. Tanggalin mo lang ang seal, tapos ilagay mo lang ito sa nozzle. At buksan nyo lang ang on and off. Shake mo na ba yan? Na-shake na boss. Bumbiyahe no? Ayun ba? Yun no? Baliktad lang. Gago buo na. Ano na, Nobita? Ikakat ko muna. Hindi dapat ganito to eh. Modified na kasi yung pito niya. So, ayun, dapat yung ano, yung pito, paggagamit kayo ng Kobe tire sealer inflator, dapat stock lang. Kaya kayo, iwasan nyo na mag-modify ng pito. Alright, so yung mga kawanabis, malapit na tayo sa Sagada. Time check, it's 11:30. Nakakapagod yung paakit dito. Gawa ng puro pakurba, lahat patarek. Kaya kailangan talaga dito pag pumunta ka, nasa condition yung katawan mo. Kasi antukin ka talaga. Ulit-ulit yung kalsada. Yun o, taas natin o. Kaya kita niya mga kawanabis, nasa baba natin mga bundok din. Tayo.
one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go. Alright, so mga wannabes, nandito na kami sa aming dinuluyan dito sa Sagada. And ang kwarto namin ito pala, so apat siya, apat na rooms, magkakahiwalay kami, no? Dito si Boss Arch, yan sa Pink RM. Grabe, oh. Darna! Hello, Kitty Yarn. Boss, nagana ng bedsheet mo, boss. Oo, okay. Hello, Kitty. So dito naman kami, yellow room. Tapos sa kabila naman, dito sila kapwet. Saka yung utol niya, green room. Okay dito. Wala ka aircon mo? Wala aircon. Hindi uso aircon dito sa Sagada. So, sa kabila naman tayo, blue room! Ayun o. Dapat dito ako. Kaya lang, sabi ni Kimchi, sa kabila na lang ako kasi malakas daw ako umilik. Baka di siya makatulog. Oo, oh, para kang dinosaur. Ayun o. Makakatulog ka ng maayos mamaya. So mamaya pala pupunta kami sa Hanging Coffin. Kasama sa bucket list natin yan, mga kawanabis. Explore natin yung mga nakasabit na kabaong. So hapon kami pupunta doon, kasi sabi nila yung mga bangkay daw sa loob ng Ataol hapon daw dumadating. So sana maabutan natin yun. Yan. Huwag mong Alright, so mga kawanabis, nandito na yung shuttle namin. Let's go! Let's go! Tangin na lahat, may camera. Isa sa dinadayo dito sa Sagada, ang Hanging Coffin. Kasama ang aming tourist guide, tinungo namin ang Hanging Coffin. Sir, mga gaano katagal po yung lakaran natin bago makarating doon? Bali, 30 minutes. 30 minutes po? Isang oras yung tour duration. So dito, bago tayo magpatuloy sa taas, is kailangan muna natin magbayad ng entrance fee. 20 years old! So dito, mga kawanabis, habang papakit tayo, may makikita na tayo ditong cementerio na tinatawag nilang The Church of Saint Mary the Virgin. Pero syempre, hindi ito yung pakay natin. Ang pakay natin, yung Hanging Coffin. So, sir, napansin namin, may mga bakanting nicho. Naka-promo po ba ngayon, sir? Promo? Buy one, take one, ganun. Promo? So, dito, mga kawanabis, kung papansin nyo, medyo old school na yung mga nicho. Siguro, isa na to sa pinakamatandang sementeryo dito sa Sagada. Ang ganda ng sementeryo dito, mga kawanabis. Ito yung mga klase na ng sementeryo na napapanood natin sa mga pelikula. Mukha siya nakakatakot talaga. So ngayon, binabaybay na natin yung daan papunta sa Hanging Coffin. Wow! May spot dito, mga kawanabis, kung saan pwede tayo mag-picture taking. No? Napakaganda! So, dito, pwede kang mag
rock climbing, mga kawanabis. And may na-offer din sila dito sa mga pagod na at gusto nang umuwi ng Maynila. Pwede kang magrenta rito ng zipline pababa ng Quiapo. So, pagkatapos natin bumaba ng 30 minuto, kailangan naman natin umakyat na mahigit 2 oras. Ang ina yung 2 oras, okay na. Ah, 2 minutes lang pala. So, 2 minutes na akit ulit. And then, andun na tayo sa magandang spot para makita natin yung hanging coffin. Ooh. Ayun na. This is it. Nasa likod po natin ngayon ang hanging coffin. So, mamaya po, isa-isa natin bubuksan. Hindi, yung mga bulsa natin. Para i-check natin kung may dala tayong pera pambayad sa tour guide natin. Let's go! So ngayon naman mga kawanabis, after natin doon sa hanging coffin, meron pang gustong ipakita sa atin yung ating tourist guide, which is kailangan natin pasukin itong maliit na daanan na to. Tara. Ayun, meron pa doon, boss. Ayun, no? Ayun, meron pa doon. Malakas yung mata. Kita ko na, kuya. Dito. Dito sa mga isa pa. Upper left, no? Pwede natin papunta yung ano ko. Yung service, pwede papunta na lang doon. Oo, pero mag-additional pa sa akin. Oo, bibigyan namin yung sikweta. May ahon pa pa doon, may akyat pa. Grabe, nakaka-amaze talaga. No, kung paano nila ginagawang isabit doon yung mga labi na mga elder ifugaw. Bababa ulit kami. Meron ulit gustong ipakita sa amin yung aming tour guide. Mag-underground river tayo, mga kawanabis. Grabe. Papasukin natin yun, sir. Kaya tayo doon. Papasukin sa kweba. Kasi mas dito ha. Kaya pa, nadalas ako. Mga kapuso, kapapasok lamang ng balita. 7 vlogger ang nawawala. Yung ayaw, pagpaliw na.